Good day mga idol! Welcome to Jega Python Reader! Nakakita ako ng maliwanag na lugar mga idol since nabitin ako kanina at kailangan tatlo yung gusto kong gawing content kaso nga lang madilim na doon. Ayan, nakakita ako ng liwanag. So una-una, salamat and shoutout kay idol RJ Sanyel. So sa kanya yung bike mga idol. So since di pa ako nakakabili ng aking gulong, so gamit ko muna, salamat. Pero pagbalik niya, nako, yari tayo mga idol. So since hindi napayagan yung aking unang content mga idol regarding sa akong totoo yung winning line, syempre di ako papatalo dyan. Uulitin ko yan, gagawin ko ulit yan, di ba? Sayang eh, nagawa na yung content, kaso nga lang ayaw payagan ni Lulu YouTube eh. So gagawin natin ng paraan, dito tayo ngayon magko-content mga idol, okay? So pasensya na kayo mga idol, medyo maingay lang, pero since makapal yung mukha natin, baliwala yan. Here we go, let's get it on. Kung totoo nga ba mga idol yung tinatawag na winning line. So una-una mga idol, ano ba yung ibig sabihin ng totoong sabungero? Ano ba yung pinaka-ibig sabihin niyan mga idol? Then, pangalawa mga idol, ano ba yung tinatawag na test bred? Paano ba malalaman kung winning line? Ano yung kahalagaan ng winning line? Then mga idol, ano yung ibig sabihin ng magaling, mas magaling, pinakamagaling? Ano yung kahalagahan ng logbook? Ilang porsyento ang kailangan natin dito na i-consider para i-out or i-stay yung ating alaga. Okay? So ano ibig sabihin ng unfair mga idol? Okay? So unahin natin yung ano ibig sabihin ng tunay na sabungero. So ang tunay na sabungero mga idol, tanggap niya pagka na-olats. Normal lang yan pagka na-olats tayo mga idol, di ba? So yun ang tunay. Okay? Pero kailangan lamang tayo sa victory charm. Kaya nga dapat nating paniwalaan talaga mga idol na totoo yung tinatawag na winning line. Sa mga hindi naniniwala, okay, so tignan natin dito sa content kung ano yung magiging ano, komento nyo pa rin mga idol. Okay, pangalawa, so ano ba yung tinatawag na test bred? Ang test bred mga idol, ganito lang yan, kasimple. So una-una, ititesting natin yung mga palahi natin, then kung ilan yung magpanalo at kung ilan yung maulats dyan. So yan yung tinatawag na test bred para malaman mo kung yan ay winning line or losing line mga idol. So ititesting natin sa pit yan. Okay, ihahanda natin kung ilang magkakapatid yan. So dyan natin makikita, dyan din nakasalalay kung kailan nating i-stay o hindi mga idol. Pangalawa, paano natin malalaman yung winning line? So pagka may resulta na mga idol, pagka yan ay tinesting na talaga natin, so dun mo na malalaman yung tinatawag na kahit na maunahan mga idol, kahit na mangyari talagang naunahan, fatal siya, na halos tanggap mo na yung resulta, pero ang naging totoong resulta, ang grand final result pa rin, is yung tinatawag na ikaw pa rin yung nagwagi. Okay? So dyan mo talaga malalaman yung mga idol. Then, ano yung kahalagaan na winning line? Yun nga mga idol, ang kahalagaan talaga niyan is talagang ipapanalo ka kahit na mali-mali yung condition mo, na kahit na nagkamali ka at nagkaroon ng problema sa pointing mo, pagkamataas. Kasi dyan mga idol, winning line versus winning line kasi ang magiging outcome na isang factor. So hindi naman kasi lahat nasusukat lang sa isang factor mga idol. So syempre, para magkaroon tayo ng magandang score talaga mga idol, ang talagang totoo niyan na nangyayari ganito. Isasali mo yung tinatawag na good gaffer, okay, yung pagkabit ng ating bakal. Pangalawa mga idol, yung bloodline, then yung conditioning, tapos yung pointing natin. So tapos syempre, kung paano din tayo halimbawa maghanap ng opponent, kung yan ganun yung sistema, pero kung timbangan yan mga idol at derby, so good luck, doon na natin malalaman yan kung gaano kataas yung porsyento niya as a winning line. Kasi kung halimbawa mas mataas yung porsyento nila, malaki talaga posibilidad mga idol, doon natin nasasabi na kahit halimbawa maunahan ka nga, since mataas ang porsyento ng kanila winning line, nagiging outcome. Pagka losing line kasi talaga mga idol, kahit makauna na lahat-lahat, tutuka na lang, minsan ayaw pa. So pwede rin consider yung tinatawag na gameness, pero doon pa rin nakapaloob yan sa tinatawag na winning line mga idol. Okay? So ang ibig sabihin ng unfair mga idol ganito. Pag halimbawa tayo yung may problema, tayo yung nagkaroon ng problema, nagkamali tayo ng pointing, o kaya naman nagkaroon tayo ng problema dun sa precon. So nagkaroon ng tinatawag na problema sa kanyang physical na hindi natin totally na monitor mga idol, then ipinasok mo na sa conditioning na mayroon pang iniinda, malapit na ngayon yung schedule niya, tapos hindi pa nakaka-recover, wala pang healing process, grabe. So sana, wala pang healing process, pero talagang ipinilit pa natin. So yun yung unfair, na halimbawa, i-out na natin siya, pero ang mali tayo naman. So unfair yon. Kaya kailangan din
talaga na aralin natin yung mga bagay-bagay kasi ganun talaga yung pinakasistema nito mga idol, okay? Then mga idol, sadyang merong magaling, pero tandaan natin, merong mas magaling. So, mas magaling silang maghanda, mas magaling silang mag-prepare, mas magaling yung kanilang alaga, pero may tumatalo pa dyan mga idol, yung pinakamagaling. So, pwede rin natin i-consider yan kasi pagdating sa winning line. Pag sinabing winning line talaga mga idol, number one yan na selection na ginagawa ng lahat ng mga nagsiserious breeder, lalo na sa mga game farm, okay, bago sila talaga maghanap ng fighting style. So, dun talaga nila nakikita yan mga idol. At yun yung pinakaisang factor na kinukonsider talaga nila, okay? Then mga idol, yung kahalagaan ng logbook, kailangan ininonote natin dyan yung mga nangyari para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na unfair. So isusulat mo dyan kung ano nangyari sa pre-con, nangyari sa conditioning, sa keeping mo, hanggang pointing mo, hanggang dun na sa gradas. Inonote mo yan kung ano mga naging sistema, kung ano mga nangyari. So yun ang magiging resulta na malalaman natin kasi napakalaga even mga idol dun sa mga limbawa, magbibreed ka na para at least makita mo yung bawat-bawat lahi kung saan-saan, lalo kung halimbawa magkocross ka na, okay, magback to mama ka na, back to ano, yun yung kahalagan talaga ng logbook mga idol at marami pang iba. Then, ilang porsyento ba mga idol na dapat nating i-out? Number one, pagka 50-50. So, pagka below 50%, automatic na, sa 50-50 out na eh. So, sa 60%, so yan mga idol, mababa na masyado kasi pagka halimbawa mga idol, dapat kasi ang porsyento dyan, kung 10 silang magkakapatid mga idol, dapat lahat manalo yan. Ngayon, kung talagang hirap naman, kahit siyam, 10, 90 to 80%. So, pwede na rin consider yung 70%. Tapos, yung isa is tabla, tapos yung dalawa is all at talaga. So, pwede rin yung mga idol. Kasi, apat lang ang pwedeng mangyari kasi mga idol, pagkalimbawa, tayo ay nasa pitna. Yung tinatawag na cancel, tabla, all at, or panalo. O, diba? So, yan lang ang mga pwedeng mangyari dyan eh. Kaya pag halimbawa, pwede nating idagdag mga idol na pwede mangyari. Halimbawa, meron kayo sinasalihan ng mga pa-premyo talaga, mga big event. Pagka sa una, dalawa, lalo kung limahan o 5 stag o 5 cock yung sinalihan mo. So pagka halimbawa, una, dalawa, na olats ka, pwede mo nang i-cancel yan. Sabi mo lang, nag-off yung alaga natin. Huwag na nating i-sacrifice. Kasi, hindi naman tayo nag-aabol talaga, mga idol, ng PUSTA. So, ang talagang hinahabol na ng karamihan ngayon mga idol is premium na. So, hindi na nila hinahabol yan. So, lalo, ang gaganda na ng mga pa-premium ngayon mga idol, di ba? Huwag na natin i-sacrifice yung ating alaga. Kasi sayang lang din eh. Yun ang nagiging out kami. Eto mga idol, napakahalaga talaga. Then, sagutin natin mga idol yung mga katanungan ng ating mga solid subscriber. Okay, shoutout tayo mga idol kay Edwin Oyoa. Good day idol. Pangit ba talaga na ang laro ng magkapatid na manok, bawal ba sila i-spar idol? Salamat sa sagot. Actually mga idol, pwedeng-pwede silang i-spar. Ang bawal is yung hindi mo sila in-spar. Pwedeng-pwede. Ang magiging outcome nga lang talaga kadalasan pagka magkapatid, parehas ng laro. Kaya minsan hindi mo makikita yung inaasahan natin kasi parehas sila ng laro. Nagkakapaan sila mga idol. Yun ang kadalasan. So meron naman yung mga magkapatid na nakikita ko. Then kahit lalo na sa akin mga idol, na meron talaga magkaiba din ang laro. So hindi naman 100% na pagka magkapatid talaga is parehas na mga idol yung magiging fighting style nila, okay? So shoutout tayo mga idol kay Edwin Uyaa at Ligong Hombre and Inton Banaag Game Farm from Oson Masbate, okay? So ito pa mga idol yung kailangan natin sagutin na isa pa. And then kay Idol Hernane Casamayor. Idol, ano magandang vitamins sa tandang na panlahi para malakas mga chow, sumampa, kumasta, yumakso? Okay, alam niyo yung salitang yumakso mga idol? Yan yung salita namin nung nagde-demo pa kami. Okay, so ang maganda dyan mga idol, kailangan yung mataas na testosterone. Then, hindi mawawala dyan mga idol yung tinatag na purga, ligo, turok. Bigay tayo ng B-complex. Pag maganda ang katawan ng kalusugan ng ating alaga, automatic mga idol. Parang tao lang din yan, pag wala kang gana, hindi ka nakakondisyon, talagang wala din mga idol, no? Kailangan natin kondisyong katawan. Then, number one, testosterone talaga ang susi dyan mga idol, okay? Then, isa pa mga idol na kailangan natin sagutin, shoutout kay Yusidke Hedsod. Boss, yung diklag, paano ba paraan yan? Ang diklag mga idol, ito yung gumagamit ng baktidol. Then, ringgilya. So ipapasipsip mo yung baktidol dun sa ringgilya na walang karayom, then ipapatak mo dun sa ilong gamit ka ng bulak ilang mga minuto,
matutunaw na yan, kuha ka ng bulak, yan yung idudukot mga idol sa kanilang ngalangala. So yun yung ginagawa ng tiklag, okay? Then, shoutout tayo mga idol kay Arzon TV. Idol, ano ba ang magandang vitamins na panghalo sa inumin ng ating sisiw? Okay? So, pang maintenance, salamat. Okay? Shoutout mga idol sa Arzon Game Farm. Okay? Si idol, ano, Arzon na Arzon TV, nasa abroad pala, grabe. So, alam mo idol, mababaw lang kaligayaan ko. Yung comment mo, in-screenshot ko, tapos pinost ko pa sa Facebook ko mga idol. Okay? Ganun ako, kababaw. Okay? So, talagang na-appreciate ko talaga. Maraming salamat. So, number one mga idol na magandang ano, panghalo sa vitamins na inumin ng ating mga manok, walang iba kundi Bitmin Pro. Okay? Yun lang mga idol. Okay na yan. Solid na yan mga idol. Okay? Then, shoutout tayo mga idol kay Gerardo Calabia. Idol, good day. Pwede ba magpatak ng Oxirid sa Day of Fight? Hindi na mga idol. Kasi sa haba-haba ng panahon na lumipas, meron naman tayong tinatawag na pre-con, meron pa tayong tinatawag na 21 days conditioning. So doon talaga. Tsaka ang standard na paggamit niyan mga idol is kailangan 21 days after bago ka magpatak ulit ng pangalawang Oxirid. Then mga idol, hindi na natin kailangan i-stressin yung mata niya kasi yan niya na yung oras ng laban niya mga idol. Okay? So hindi kasi katulad ng ano mga idol, parang sa tao na eye mo na lalamig yung mata, gaganda. Yan kasi mga idol ay isang uri ng gamot yan na kung saan na nagiging outcome mga idol is tatanggalin niya yung bulati sa mata. So wag na tayo gumamit yan kasi syempre dagdag stress yan. Lahat ng gagawin natin sa ating alaga mga idol na bago, lalo na kung gamot yan, nakaka-stress, kaya iwasan na natin mga idol. Okay? Then shoutout tayo mga idol kay Cahis Chiodilaber, Conrado Patiño, Pobreng Antiqueño, Rodel Tabancora, Romel Hachela, Husid Kidson, Lawrence Villon, Gerardo Calabia, Edwin Uyaa. Okay, so shoutout sa inyo mga idol. Michael Jason Royo, Bobby Gonzalez, Flora May Araneta, Fallen Angel. Okay,